Diyan nangyari. So, umulan ng matanda, sikapin mong pag-aralan ang batas ng tribo ng Manubo. Ano sir yung batas ng Manubo, sir? Yan ang batas na iniwan sa mga ninuno niyo, batas ng Diyos na iniwan sa mga ninuno. Right. Kaya tinawag ang Mindanao na lupang pangako. Oo. Si President Marcos yan. Yes, oh. Abogado. Kasi si President Marcos ang pinakamalaking bagay na may nabigay na kontribusyon sa mga kapatid na katutubo. Oh, tapos, at pag naintindihan mo na ang batas, yes, sikapin mo maintindihan ng gobyerno. Dapat. Puras maintindihan ng gobyerno ang batas ng tribo, uunlad ng Mindanao, uunlad ng bansa natin, at makilala tayo sa buong daigdig. Ito na nga, nakilala na tayo sa buong daigdig. Pinag-uusapan na IPRA. Pinag-uusapan na IPRA. May sa after sa Supreme Court in Bapa decision, yes, nagkaroon tayo ng United Nations Declaration on the Rights of the Child. Itong nakaraan, parang yung mga kapatid natin katutubo nasa United Nations, pinagtatanggol, pinag-ausapan, ano ba kahalagahan ng IPRA law sa mga mamayang Pilipino? Kaya sabi ko nga, IPRA law is justice to all mankind. So, kasama ba sa IPRA law o yung batas, di ba nagkaroon kasi ng mga Bangsamoro organic law? Tatanungin kita mamaya dyan. Pero bago kita pasagutin, gusto ko munang batiin si Neil Palomar Suarez. Sabi niya, Sir Danny, pa-shoutout po kay Kimberly M. Magdoboy in Saudi Arabia. She's watching right now. Happy first year anniversary. Alright. Oh, wala pa tayo papansin dyan, ma'am. One year anniversary na pala kayo ng inyong Neil Palomar Suarez. Ayan, oh. Sana may papansin tayo dyan para naman maging masaya tayo rito. Dato, kausapin mo muna si Digong para matauhan siya. Anong totoo talaga, Dato? Dato, isipin natin ang ating presidente. Yes, apo. Kuya Dani. Apo. Isipin natin ating presidente na magulang. Yes. Natural ang magulang. Kung anong sinasabi sa atin. Apo. Huwag natin masamain. Okay. Siyempre, nasasaktan din yan siya pagka nagkamali tayo sa batas. Di ba? Siya na magdisiplina sa mga branches of government. Oo, yung sekla na naman ang problema rito. Pero actually, ang presidente natin, napakabait. Yes. Siyempre, talong... Minsan lang, madadala siya sa emosyon sa mga government institutions na nagkaroon ng lapsis sa batas. Mm-hmm. Responsibility kasi ng presidente, ang lahat ng lapsis sa batas. Tama naman, naiintindihan naman natin. Akin lang naman, ini-inform ko lang naman ng Supreme Court na medyo respeto naman ang atin. Ano kaya, ubuksan muna yung kaso? Pwedeng ganun. Taralan. Sa amin kasi, final and executory kami sa trial. Kapagka naniniwala kayo, sir, ang kapo walang ginagawang hindi maganda. Sa amin, wala. Yes. Kasi nakatulong sa amin. Nakatulong pa di ba? Sa jurisdiction namin, walang kasalanan ng kapo. Alam mo, sir, napakaganda ng ginagawa ninyo, no? Sa mga kapatid nating katutubo, sinasabi ninyo na walang magandang, maraming magandang nagawa yung kapo. Kung yung 5 million kaya, no? Magsabi sila na ang kapa talaga ay tunay na katulong sa kanila at siguro ang presidente maniniwala diyan. Sabi nga ni hindi sige sir. Hindi pwedeng hindi maniwala ba? Ang presidente. Batas 'yan. Ignorance of the law excuses no one. Yes, tama 'yan. Ang decision kasi ng tribe, final and executory 'yan. Sabi sinabi naming yes, yes 'yan. Pag sinabing no, no 'yan. Si anong reaction mo to sa sinasabi ni Albert Trinidad? Isa lang ang dapat isigaw, justice for religious freedom, separation of church and state. Anong reaction mo rito? Ayan, sa corporate law 'yan. Pero sa amin sa customary law, final and executory. 'Yon. Wala nang tanong, walang reklamo. Final and executory 'yan, Dato. Yes. Ang Dato noon, wala pang Republic of the Philippines. Alright. Final and executory na. Okay. Ngayon, may Republic of the Philippines, supported ang boses ng Dato ng constitutional rights natin. Okay. Chapter 12, Section 5. Okay. The state will assist, protect the rights of the indigenous people. Mag-assist lang. Okay. Purely administrative lang. Yes. When it comes to decisions sa ancestral land. Yeah. So, ang nagdarangin ng batas, ang IPRA, ang tribo. Okay. Kasi since time immemorial, ang sinasabi sa IPRA lang. Sir, ano susunod natin? Kasi di ba gumawa na po tayo ng parang sulat. Sumulat na tayo sa Supreme Court. Meron ba tayong mga nakaabang na susunod na hakbang? Meron ba kayong mga gagawin na mga ritual para ang Supreme Court ay dapuan ang mga espiritu natin? Gabayan sila ng mga espiritu natin? Magandang tanong o ano? Apo, sige lang.
Sabi ko naman, doon sa executive order natin, yes, 7 days to 15 days, all mag-operate right ang kapa. Okay. Pero not for incorporated through IPRALO na. Under IPRALO. Ano ibig sabihin, sir? Papaloob ang kapa under the IPRALO. So, ano mangyayari? Pwede na si Sralan. Ay, i-discuss natin siya. Anong mangyayari dyan? Anong sabihin, 30% pa ba ang blessing na matatanggap dyan? Mayroon tayo, may ibang system natin sa tribe. So, ituloy din natin yung 30%. Ano? Pero 5% niyan, tatanggapin ng barangay captain. Okay. Kung saan ka. Kung saan barangay nakapaloob yung ano? 5%. Oh, okay. Yung 5% naman sa federal tribal government. Alright. O, yung 20%, yun natanggapin nila. Okay. Lifetime na yan. Okay. Lifetime na yan. Lifetime na yan. Lifetime na yan. Na halimbawa, palagay mo na lang, yes, isang barangay mayroong 100 sa 20,000 na lang, ha? Oh, 5% sa okay sa barangay, 1,000 sa barangay. Okay. Sa 100,000 a month sa barangay. Pati barangay captain na. Opo. Pati barangay captain magre-recruit na ng mga member. Tatasang hira niya. Opo. Opo. Wala kaming tax sa tribo, pero we share the income. Ayun. Na yung ibang mag-invest. Napakaganda. No, yung ibang mag-invest ng million-million, jurisdiction namin yan. Ayun. Oh. May tanong rito si ano, boss. Si, ito medyo sasagutin ko na. Ako nasasagot dito. Sabi ni Jonas, Shai Danny, may nilabas na po diba ang NCIP na patungkol sa federal tribal, paano po yun? Yung nga po inilinaw namin, ano? Ang trabaho po ng NCIP, actually, subaybayan o gabayan at proteksyonan ang mga kapatid na katutubo. Ibig sabihin, para po sila mga pulis natin dyan. Pinoproteksyonan lang po dapat ng NCIP yung karapatan, no, ng mga katutubo kung may nambubuli pa dyan o kasi ba yung inaabuso ng mga local government at proteksyonan yung mga ancestral lahan. Ibig sabihin yung mga nasasakop po ng mga katutubo, dapat pinoproteksyonan po ng NCIP. Ang pangatlo, nagbibigay po sila ng mga ayuda. Ano yung ayuda? Tulong sa mga kapatid nating katutubo. Pero para sabihin, na, alam mo, sa totoo lang ako po, dato po ako eh, no? Tribong Manobo po ako ng North Cotabato. Napakasakit po sa amin na sinasabi po ng NCIP na bogus, sapagkat ang bawat katutubo po, may organisasyon, may federal o walang federal, individual po, dapat po kinikilala nyo yan. Hindi ho dapat kami pa kinalalapit sa opisina nyo para magpakilala. Hindi po ganun. No? Ang NCIP dapat po lahat ng klase ng katutubo ay taman yan, agtayan yan, o manobo ba yan, o tibuli ba yan, o kung ano mang klase ng... kasi madami yan, sir. Eh. Nagpunta ako ng Tukigaro, agta pala ang tawag yan. Yan sa Iba Zambales, mga aita. No? Sa Mindanao, yung mga tibuli, yung mga manobo. No? Pagsadaling naman dyan sa may Mindanao, sa may bandang dyan sa mga puntang Baguio, mga igorot. No? So dapat lahat ito kinikilala ng NCIP yan. Huwag kong sasabihin bogus, sapagkat ang bawat katutubo po ay nananalaytay sa dugo nila ang bilang isang katutubo. Napakasakit po para sabihin nyo na bogus ang isang kapatid nating katutubo. Eh, ang sinasabi lang po naman niya ay nakasaad sa IPRALO. Hindi naman po sinasabing personal, kasi sabi ng NCIP dito, personal and personal motive daw against the vision and vision of the IPRALO. Ay, the NCIP. Sir Danny, ang pagtulong sa tribo hindi lang limited sa NCIP. Tama po. We are all lahat po tayo pwedeng tumulong sa tribo. Huwag natin isipin na NCIP lang kasi sila ang prime agency na tutulong sa tribe. But for 20 years, ano bang naitulong na NCIP sa tribo? Oh, yun ang masakit doon. Oh, di ba? Kaya huwag nyong limitahan na kayo lang tutulong. Any individual, organization, or any institution are required or by law to assist the tribe. Okay. Especially sa karapatan nila. Ayun, sabi nga ng iba, si Dato, hindi po, wala hong bogus na Dato, sa totoo lang po. Lahat po ng Dato ay sa totoo lang po ay ang kung alam nyo lang po kung gaano po ang dugong umiiral, no? Ang nanarating sa bawat dugo ng mga Dato, kung paano nila pinaproteksyonan at pinaglalaban ng mga babasap. Napakasakit po sa amin yan, sa totoo lang po. Kami po mga kapatid na katutubo, sensitive po kami. Kaya nga po ayaw namin dito sa Maynila, mas gusto po namin sa Kabunduga, sapagkat dito, hindi po kami tanggap pag
nagsuot po kami ng mga kapatid natin pangkatotobo, ginagawang katotohanan. Pagka may mga palabas, may mga, actually yun ang ayoko yung pag may mga okasyon, pinasasayo yung katotobo, ginagawa ng palabas, hindi po. Napaka solemn po, napaka importante po ng mga bawat suot ng mga kapatid natin, ito yung mga kanilang mga pinapakita. Marami po yung mga panahon po, mga ninuno, nakipaglaban po yan para lang sa ganyang kasuotan. At ang sagot dito, sir, ano daw ang susunod? Oo, eh, yun nga po. Yung po mga membro ng KAPA, kailangan po makiisa din po kayo, no? Okay. Kailangan makistate din po kayo. Huwag lang din puro tayo, puro anday. May iklaklaro po ako. Sige lang po, Dato. Sige lang. Ang dami nanonood sa atin, 1,300. Members po ng KAPA, sabi ko nga sa inyo, yes, you will be protected by IPRA kung nasa jurisdiction namin kayo. Lahat po, buong Pilipinas, within ancestral land, ancestral yes domain, you are protected by IPRA. Ngayon, dahil kayo nagkaroon ng problema sa KAPA Ministry International, at kung antayin nyo na ma-resolve yung problema niyan na maka-operate kayo, hindi po jurisdiction yan. Alright. Ngayon, kung gusto nyo maka-operate at na mag-cooperate din sa tribo, magparehistro kayo, mag-deputize kayo, but you have to undergo what is IPRA, orientation sa IPRA, bago kayo magpamimbro. Dahil magpamimbro kayo sa tribo na hindi nyo naintindihan yung bakit nagpamimbro kayo, parang sa corporate baling kayo na anytime pwede kayo damputin, di ba? Kaya dapat maraintindihan mo yung rights mo. Ayan, kaya ako, Sir Danny, apo, grabe ang threat sa akin dito. Apo. Dahil kinalaban ko daw ang presidente. Sino ako magkalaban sa presidente? Wala nga akong bodyguard, driver ko lang. Bakit ko kalabanin ang presidente? Apo, hindi ko kinakalaban ang presidente. Yes, tinutulungan ko ang presidente sa legal na paraan. Alright, oo. Tsaka sir, hindi po tulungan ang presidente sa legal na paraan, hindi sa illegal na paraan. Tsaka sir, hindi mo kinakalaban. Ito yung pinagtatanggol mo lamang, yung karapatan ng mga katutupo. Nalililinaw po natin. Kaya pumoto kami kay presidente dahil alam na lang abogado siya at kakampi ng mga katutubo. Kakampi ng katutubo. Ayaw namin na mapahamag ang presidente dahil dito sa KAPA. At syempre yung pong malasakit ninyo na karamihan sa mga miyembro ng KAPA ay katutubo na 5 milyon. Ayaw natin magalit kay presidente. Kaya nga tumatayo tayo po tayo rito, di ba? Tayo pumoto sa kanya.